people empowerment. Ang pagbibigay ng kapangyarihan sa tao sa ilalim ng pag-iiral at pagbubuhat ng kanyang likas na dangal na pantay-pantay tayo sa mata na may kapal. Hindi po pagbibigay ng mismong biyaya o mismong tulong sa ating mga kapatid na nangangailangan. Kung hindi, dahil sila ay may dangal, ang pagbibigay ng oportunidad at kapangyarihan sa kanila na umahon din. Sustainable development. Ang pagde-develop at pagbabago ng ating ekonomiya, ang ating sosyedad, ngunit sa pamamaraan ng hindi makakasira sa kalikasan. Hindi makakasira sa mga paniniwala ng mga tao at hindi makakasira sa kultura ng iba't ibang klase na tinatawag natin na Pilipino. At importante-importante ang pagre-respeto sa iba't ibang mga paniniwala at relihiyon. Napakarami pong hidwa ng ating bansa ay dahil sa katwiran at relihiyon. Kaya po isang pagay nitong inaniban natin na partido ay ang pag-uunawaan, pakikipag-dialogo, pakikipag-usap ng iba't ibang mga relihiyon upang tayo'y magrespetuhan, magkaintindihan. Ito po ay ang mga prinsipyo ng gobyerno na dapat ipairan. Hindi na po tayo kailangan mag-invento pa ng mga bago na mga prinsipyo. Ipairan lang natin ang prinsipyo ng ating partido. Ito po ay re-resulta sa mahusay na Pilipinas. Ngunit, ang importante po sa ilalim ng isang partido, pag ito ay mga adhikain lamang, magiging walang laman na salita. Kailangan ipatupad ng mahusay at matatag na liderato sa ilalim ng gobyerno ang mga adhikain na ito. Kaya nandito po sa ilalim ng partido ang mga leader, mga local government leaders, sa pangunguna po ng ating mga city mayors, mayors, barangay chairmen, councilors, gobernador, mga kapatid ko na kongresista na magpapatupad nito sa ilalim ng batas, mga senador. Hindi po pwedeng ang isa mawala sa isa para tayo po nakatayo na balanse. Kailangan po may mahusay na adhikain, kailangan po may tagapagtupad na halal ng bayan. At sa ilalim po ng lakas kampi CMD, diyan na po natin makikita yan. Sa ngayong araw na ito, ako po ay sumama at dapat natin ipagpatuloy ang isang kilusan. Hindi lamang partido, isang kilusan na maglulunsad ng tunay na reforma sa lipunan. Hindi lamang sa salita, kung hindi sa pag-i-examen, pag-aaral at pagde-debate sa ating mga batas, lalo na ang ating saligang batas sa ilalim ng isang liderato. Isang kilusan na makakita tayo at makahanap ng tunay na kapayapaan at tigil putukan sa lugar na nagkakahiwa-hiwalay ang ating mga kapatid. Isang kilusan na kailangan ipagpatuloy ang mamasasakit, pero kailangan gawing mga desisyon na ginawa ng ating Pangulo, katulad ng mga fiscal measures na kanyang ginawa. Isang kilusan na ipagpatuloy ang mga kinakailangan ng infrastruktura, airports, seaports, kalsada, eskwelahan, health centers, at iba't iba pang mga kailangan ng infrastruktura upang tumatag ang ating bansa. Isang kilusan na magbibigay ng reforma sa edukasyon, lalo na sa ating mga kabataan, sa pag-re-review ng kanilang curriculum at pagbubuti ng mga benepisyo sa ating mga guro na ating hindi. Isang kilusan
na magpapatuloy ng usapin na magkakaintindihan ang iba't ibang relihiyon, kagaya na nangyayari ngayon, upang maiwas ang paghihiwalay dahil sa paniniwala.